Galing na ako sa palengke kanina. Ito yung nabili ko sa halagang 600. Hindi pa kasama yung pamasahe ko kanina, no. Pag maulan, ang hirap pumili ng pagkain o isda at mga gulay sa palengke kasi parang sumasabay sila sa panahon. Ito lang yung nabili ko kanina sa 600. Hindi pa kasama doon yung pamasahe. Kalamansi na 1/4. Ilalagay muna natin sa ito. Chili and pesto, 8 piraso. Tapos ito din, okra, 10 pesos. Saka ito, 15 pesos. Maliliit pa kasi yung halaman ko na luya, kaya hindi pa pwedeng pagkunan. And ito, yung ulam, ay yung isda. Ayan, pinapiraso ko na. Medyo mahal yung isang kilo nito. I bought this for 280. That is 1.2 kilos. Okay. And, siyempre, kasabay na doon yung para sa aking pusa. Malalaki na kasi yung pusa. Ayaw ko rin silang magutom. Ang arte pati ng pusa ko. Ang gusto ng pusa ko, yung may laman. Ayaw nila ng tiniklang yung tira-tira na pagkain natin. So ito, binilang ko sila ng lawlaw. Dahil maulan, sabi ko nga kanina, sumasabay yung presyo ng mga bilihin sa palengke kapag maulan na parang may bagyo. So isang kilo nito, 60 pesos. Hindi na nga sila masyadong ano ba yan? Fresh. Anyway, sa alaga ko lang naman to. And meron din akong binili pa na iba para hindi araw-araw law-law yung kinakain nila. Ayan. Meron akong maliliit na saksak. Uy, pero nung mga bata pa kami, sarap na sarap kami nito sa yung ganito kalalaki, oh. Sarap na sarap kami nito sa pagkain. Piniprito lang ito ng aming mga magulang sa sabayan ng kamatis na may kalamansi at asin. So, tapos na yung isang araw na pagkain namin. Pero ngayon, iniiwasan ko na rin bumili nito para sa amin. Sa miming na lang ito sa puting. Kasi lumaki na rin kami sa ganitong pagkain. So, maiba naman. Okay? So, lilinisin ko muna ito. Mamaya, magluluto ako ng isang pagkain o isang dish na kasabay yung ibang binili ko ngayon. Sangkap na gagamitin ko sa lulutuin kong dish ngayon. Yung ito ang isda. Kaninang pinakita ko sa inyo. Saka gagamitan natin siya ng garlic, ginger, isang kamatis or tomato. Then we have also onion,
Then, chili or hot pepper. I have also 5 pieces of okra. Then, leaves of pechay. Medyo maliit pa siya. Pero pwede na rin gamitin. Then, this bunch of, but I will not use them, this all. Sorry. And a bunch of sididerias. Thank you, Sir Ninoy. Ito yung bigay sa akin ni Sir Ninoy kahapon nang pumunta dito siya. Namudbud siya ng mga kinuha niya sa kanyang munting halamanan. Si Sir Ninoy ay isang dati siyang ano pa rin siya, guidance counselor at the same time guro na rin siya sa Sorsogon State College. Dati ko siyang katrabaho. Nag-retire na kasi ako. So, ang sarap dito, no? Si Carillas or si Divillas. Then, gagamit tayo ng black pepper corn. And then, syempre, yung nor sinigang mix. And, of course, we will not forget the salt. Alright? Then, prepare muna natin siya. Ito yung gagamitin ko, medyo, ang walang kamatayang proseso. So, alisan natin ang balat. Nung mag-retire ako, lagi na akong naka-assign sa kusina. Minsan, nakakapagod, pero natutuwa ako at nagkakaroon ako ng oras para maluto ko ang gusto kong kainin. Okay. At saka nakaka-invento ako, nakakagawa ako ng ibang dish. Although, ano lang yon, parang dating recipe siya na dinagdagan ko na lang ng ibang sangkap para hindi siya masabi na kinopya ko talaga siya o ginaya ko talaga ng eksakto ang isang dish na nakikita ko sa mga restaurant, sa mga karinderya, at minsan sa mga palabas sa FB at sa YouTube. Pag umaga, ganito yung boses ko, gumagaralgal kahit nung nagtuturo pa ako. Ang ginagawa ko noon, umubo ako ng malakas. Pero ngayon, natatakot akong umubo. Baka marinig ng dumadaan sa bahay namin at isumbong ako na may palatandaan ako ng COVID. So, bawal sumiya, bawal umubo pag may mga makakarinig sa'yo. So, ito, since hindi naman ito malaki,
medyo katamtaman lang yung size natin, gagamitin natin siyang buong. Yung kamatis. Ito, sarap ng kamatis. Very juicy. Medyo malaki lang siya. Okay. Saka aalisin natin to. Saka yung dulo. Ay, Sir Ninoy, alam ko merong kang talim na okra. Sana sa susunod na pag-harvest mo, bigyan mo uli ako ha, para makabibili ako. Ano din kasi ito eh. 10 pesos. So parang bawat isang ito ay 1 piso. Ay, piso. At saka minsan makakakuha pa rin ng matigas na pala. Ay, hindi ko na ito hahatiin. Then, ito, siguro ko kasi kunti lang na mga sa bahay, 3. So, ito lang yung gagamitin ko siguro. The rest, for the next usage. Maybe tomorrow or next day. And, aalisin din natin ito. Sarap itong i-blanch lang, tapos mag-prepare ka ng soy sauce saka asin na may calamansi. Isaw-saw mo, sarap. Namimiss ko rin yung mga dating kinakain namin nung maliliit pa kami. So, yun ang pagkain ng galing sa kahirapan. Minsan, nag-prepare ako ng iba't ibang pagkain na kinakain namin noon. Ano ba? Parang baliktanaw lang sa mga kinakain namin noon kung paano kami nabuhay noon. Okay, then, since ito maliliit, maliit pa. Pero kinuha ko na rin, sayang din ng pera. Meron din naman ako sa taas nito. Pwede na rin to. Very young pa. Siguro ko mga 5 araw pa, malalaki na ang dahon. So, hahatiin ko lang siya. Yung 3 o 4 na laman ng isang bigkis, 20 pesos na kasi sa palinki. Pwede nakalibre ako ng 20 plus yung bigay ni Sir Ninoy. It is 10, 30. May savings ako na 30. Yung lulutuin ko ngayon na isda, gagawin ko siyang sinigang. Kasi sa panahon ngayon dito na umuulan at medyo malamig, kailangan natin yung mainit na sabaw. At saka medyo nagpapakilig. So, yun? Sinigang. Okay, lagyan na natin ng kunting minola oil. Tapos ilagay na natin yung luya o ginger. Ayan. Ibig sabihin, mainit na talaga yung kaserola.
susunod natin yung bawang. At saka sibuyas. Narik natin yung kamatis. At unahin natin ilagay yung isda. Samoy na ayos ko yung paglagay ng isda sa ano, sa kasirola para hindi siya mabulong. Saka pwede na rin natin ilagay yung corn o paminta. Then, lalagyan na rin natin siya ng kunti munang asin. Baka kasi mamaya umalat. Saka natin lalagyan ng tubig. Tagdagan natin, wait lang. Hindi pa. So, bali, 1.5 cups of water ang dinagdag ko. Pakuluin muna natin bago natin ilagay yung ibang yung mga ano, mga vegetables. Yan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay yung ito. Tukta ba? Oo, bakit ang tugol kumang, ano, makapag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 p
pagsalita. Then, ilalagay na rin natin yung sigarilyas. Parang bahay ko. Sigarilyas dito. Gilid lang. Para alam ko kung pwede nang alisin. Mamaya-maya, yung ilalagay natin na last ay yung pechal. Lalagyan na rin natin siya ng pampaasim na Noy sinigang mix. Alam mo, yung isang pakete na ganito, hindi ko siya inuubos. Kasi masyadong maasim na kapag inuubos ko yon. Maliit lang naman kasi yung ano, yung kasirola at saka 1.5 cup water lang naman yung ginamit ko. So, malapit nang maluto yung ano, yung sigarilyas saka okra. Titikman natin yung sabaw kung maasim na at saka tama na yung alat. Lalagyan natin ng konting asin. Tama na yun. Ito na yung okra saka sigarilyas. Idadagdag na rin natin yung pechay. Sabaw na ito. Ngayong tanghali, medyo malamig. Okay. Ayan na ang aking sinigang na isda. Tatakipan na natin.